Pish. Let's eating. Pritong isda and sausawan. Aldrin, kain na, ansing. Hello po, Viviana. Hello. God bless our food. Amen. Ano yung Taishin? Fish. Thank you, Jose. Awang init. Nakasyagit po. Awang iwanan mo, nasunog. Pishy. Meron tayong ano? Sardines. Hi! Hello. Let's eat. Sabi tayo dito ba, oh? Kaya na ka dyan. Ang sarap tumaanghang. Let's eat dukot and... Hala! Habang nanonood sila ng porn. Hello po sa inyo. Let's eat. Oh, ang dami kong pagkain. Tutong. Bakit ang dilim naman, oh? Pindutin. Maliwanag yata yung sakit. Hindi mo pindutin yung ano. Ito kailaw yun. Yaya! Yeah. Ito lang. Antay ng dukot.
Yaya, you stole my chair. Waka. Ang sarap. Ang sarap dito. Ah, hinalo, sardinas. Hindi ko ito ipagpapalit sa mga karne-karne o kung ano-ano. Ah, dyan. Ang aming araw-araw na ulam dati. Yun na lang kulang o yung dinamos tsaka yung suha o yun. Para sa kagay naman yung maya. Dati, sino nakatry dito na noodles nilagyan ng malunggay? Gaganin kaya? Laking ano kami, laking gulay. Pancit ni Alteya. Hindi pwedeng walang gulay sa kada kain namin. Kung may pritong isda, dapat may pinakbet o dinigding. Ako, lumaki ako sa noodles, gulay, tsaka udong, yan. Yung yan na noodles. Ako tuna. Itlog. Itlog, hot dog. Tuna ang iba. Never pa ako nakakain tuna. Bata. Yung sensory tuna, haluan ng itlog. Pag subdivision yung kanya. Sensory tuna, haluan ng itlog. Ang pinaka-worst, chichirya. Ano chichirya? High school. Ulam, chichirya? Okay pa yung ano. Simon, tsaka ano? Fish, ano ba yun? Bangos. Ako naman, nag-graduate ako ng high school, ang lagi pinakain yung papari ba yun? Pepperoni? Yun, tapos ano, boy baan. Hindi sa boy bawang eh. Hindi, yung ano eh. Yung mais siya eh. Siga. Tatus. Siga. Parang siga. Parang siyang siga, pero hindi siga eh. Boy ba, parang boy bawang, ganyan. Yun lagi, nag-graduate ako high school, yun lagi. Nagtatago pa ako sa ano, may puno kasi ng sambag at ganyan. Chicharon. May sampalok sa gilid ng room namin. Pag nagkakain ng tanghali, nandun ako lagi sa gilid kumakain. Yung pala pagtingin ko, ganun din pala ulam ng kasama ko. Ang swerte na namin pag ang ulam namin ay hotdog. Parang feeling mo rich kid kapag hotdog ang ulam. Pag sinabing rich kid ka, ibig sabihin yung ulam mo, mamula-mula yung baunan mo, yung mga classmates namin. Ah, oh, hotdog, dalawang piraso, minsan may itlog pa, ganun. Ang talagang tinatago naman sa amin kasi ang ramen. Bagong kaya nga ako nagkwento, di ba dati? Meron akong kalmot dito. Oh. Meron akong ano dito. Oh. Ayan, sa pari. Thank you, Taishin. Meron ako dito ano, teklat. Kasi nung high school ay grade 3 ako, binuksan ng classmate kong si Charity ring. Si Charity yung baon ko, nakabalot sa plastic. Ayan na, daon ng saging. Pagtingin, andun yung ulo na yung tuyo, dalawa, tapos sinabawan ng ano, sabaw ng ginamos. Tapos ginan-ganon sa mga classmate ko, ah, titagarong, ang kubre, ang sudan, ganito, ang ulam, ganito. Sinabunutan ko siya, sinampal niya ako ng notebook, yung notebook is spring dati, dito. Rich kid yan. Oo, rich kid kasi pag ano, pag hotdog yung ulam mo. Kaya pag nagkakaseldo si Papa dati, once a month lang, nagkakaseldo, nakakabaon kami ng hotdog. Ang yabang-yabang ko po nakahotdog ako eh. Mga sunod na araw, yuko na. Balik na pag ginamos ko. Inaalok mo rin yung hotdog. Mm. Isda. Yan, paabot ng ngayon. Kutsara yan, paliyog. Ang saya, ang saya. Kutsara yan, kaya mangga. Mangga, ano namin, merienda namin mangga. Mangga, bahay namin, may mangga din. Kutsara na. Sa amin talaga nag-ano kami. Ngayon, tatay ko lang kasama ko. Sa kantin may mga nagpapasopat. Kasi itong bihon na to, piso or dalawang piso to, nasa plastic. Bibili namin to yung magiging ulam namin pag hindi ano, ang tag nito. Minsan naman, 3 pesos yung ginataang isda, ay ginataang gulay. Ambag-ambag kami, tagpipiso para may ulam. Makabuo. Scarlett, alis na doon kayo, sabi ni Tyson. Ha? May interview ako mamaya sa ano. Nakarami noodles kami. Yes. Naabutan mo yung Maggi. Mm. Picture sa amin. Ang lagi na may ulam dagi pag pagising, laki may ang tawag ay noodles, ang tawag ay quick chow, tapos bibili kami ng 2 pisong ginamos sa damihan ng suka at saka calamansi. Tapos pag may laki may kami, magnako kami sa kapitbahay, hindi kami kapitbahay na ano, ng malunggay. Sa'yo, sing. Ano yung pinakaanan na ano? Saging din. Pero asin talaga.
Atin tsaka tubig. Kami hindi talaga kami mahilig ng baon. Baon lang, dos. Dos. Pag may limang piso ka nga, parang kala mo, ano ka na, pwede na kayong mag... Ano, yung iba kasi, di ba, kung baon na 20, oo. Ganun. Sa amin, ang budget namin everyday 15 pesos kasi 5 piso yung balikan pamasahay, tapos may 5 piso pa. 3 piso yung bili sa ulam, tapos 2 piso ang baon namin. 2 piso talaga baon namin. Bahay school dito, whole day, you know? Oo, whole day. Kaya ang ginagawa namin, ako doon nag-classed doon. Naglalakad kami from school, papuwi dito. Nag-classed doon ka doon, Dominic. Kasi nag-assist na namin pamasahay. Saan ka nag-aral? Tres, dos, tres, baon. Oh, Rivera pala, hindi ka plasido. Juice, tsaka ano bibilin ko, sinapay. Mm-hmm. Ganon? Tapos meron kami yung siopaw-siopaw, yung pawa, yung laman sa ila. Yung siopaw, pero ang laman niyaman eh, tsaka asukal. Nagdinurog. Mm-hmm. Parang peanut butter. Mm-hmm. Ikaw, Dom, ano yung story mo, Dom? Shout out ang school. Shout out sa San Central School. And then now, sa school namin, I donated 30,000 para wow. Sa... mga gamit nila for modules, ganun-ganun, lahat-lahat. And pati sa Hasa National High School, yan, may alma mater. Ako sa Highway Hills Elementary School. Wow, special. Ako sa low school. Na ngayon ay integrated na siya. Integrated school siya. Ang result alter. Kasi ang laki na populasyon doon. Unlike dito sa province. Ako sa ano grade 1 ko Isabella Adventist Seventh Day Adventist Elementary School. Hello sa mga nasa Santiago Isabella. And then lumipat akong Placido del Mundo sa Talipapa. Diyan ka na sa ano? Placido doon. Doon na. Dovaliches. Tapos dinala na ako ni Lapapa sa Saudi. Ano, Philippine International School sa Saudi. Hello. I miss you guys, Charles. Tapos ano ako, second high school ako, yung room namin ay extended lang siya, ginilid kasi ang dami ng estudyante. Oh. Ang room namin is may septic tank nang galing sa iba, isang room. Huy! Ginoko. So, tapos sa gitna pa siya yung elevated na septic tank. So nakapalibot mga estudyante doon dos pag yung teacher namin wag nagkukwento ng El Filibusterismo, no limit ang hiri, Tagalog na Madam Igargo sa malangit na nga. Nagbabasa siya ng nulimitang hirin. Nandun siya sa elevate, may stage yung room namin pero septic tank yun. Tapos, yung labas namin, nakailera, puro mga jimilina na puno. So habang nagkukwento sa tanghalin tapos may mahulog ang isang buong ano jimilina. Habang nagkukwento, tapos yung ibang, yung katabi naming room, second year kami, second year Arellano, ano sila, puro haligi lang. Ano sila, ginagawa pa lang yung school namin. So puro, hindi siya padir, walang padir, haligi lang. Rooftop siya. Oh, rooftop siya. Tapos puro haligi, kanto-kanto na haligi. So wala siyang cover. Okay. So pag malakas ng hangin, natumba yung blackboard habang nagkukwento yung teacher namin. Si Madam Cabello, tumakob yung blackboard sa ulo niya. Oh my God, that just really sucked. Wow. Tapos yung likod na school namin, yun yung binlag ko kahapon, yung ano, nag-ano kami yung sabulig, yung river na tinawid namin. Yung river na yun, mababa lang dati, so ganun na rin yun may ano. Tapos, nung ting clearance na, hindi kami pumapasok, doon kami pumunta sa ano, sa river. Nahulog kami lahat sa tubig, nabasa lahat ng mga medyas namin, tsaka sapatos, dahil doon kami nakarma kami. Likod kasi yun, school kasi namin yun, tapos likod namin yung Kabulig River. Cutting classes pa more. Ang saya ng high school life. Saya ng high school. Tapos, third year ako, JS prom namin, tapos kinabukasan may pasok niya, yung likod ng school Hi, namin. Hi, Brian Reyes. May mga nakuha namin mga condom na may laman. Huy, awa! Sino kayo mga classmates? Sino kayo mga gumamit noon, no? Mga inaanak mo na doon na yata. Tapos, grade 1 ako hanggang grade 6, nagbibenta pa ako ng hotcake ni Lola Consing, ni nanay. Kaya yung binibenta niya dan lagi. Minanan. Every morning yan, pag punta kami ng school, bit-bit na namin yung ano niya, panindan niya hotcake. So, wala, maaaring wala pa kayo dito sa mundo, yun na yung talaga ano niya. Kinapapa mo. Legendary yung sinanay hotcake niya. Inoodles pa doon? Nang plata. Yung tirik yung araw pero naka-noodles tayo. Oo, tirik ang araw may noodles. Karoon na kumain ng fish. Ang nga pala. Braces. Ay, nag-aaway na naman si Ansin sa kasyano. Wala ka kain ng noodles doon? Mahirap kasi.
Baka ina-enjoy ko yung isda eh. Tong. Natanggal na yung bakal. Ito oh, may isda pa oh. Ang hawhawan. Oh, may sasawan pala eh. Nagliko akong sili oh. Mm. Para sa noodles eh. Hi, Aya. Kumain ka na? Yes. Masarap talaga ang dukot lalo pag may sardinas. Wala na sardinas doon oh. Wala na. Niwanan pa ni... O, nahurot ni Ansing yung sardinas. Iba talaga si Mia kapag ano... Hoy! Kumuha ng sardinas, tapos niwanan niyang isang isda. Oh? Oh my God, Dodgy Alex Amante. I'm from USA. I want to send money. Oh yeah, please send to Mia Kaloka. Nung high school kami, pag wala kang line of 7, tapos pumalo yung average mo ng 85%, automatic third pa. So minsan, lahat kami nakaganon. 30 kami, puro ganon. Third kayo lahat, aakyat, ganon. Ah, talaga? Mm. Tapos, pag ikaw umabot ka ng 93% na average, tapos wala kang line of 8, first owner ka. Pag 92 ang average mo, tapos wala kang line of 8, hanggang 89 siya. 89 hanggang 92, second owner ka. 88 hanggang 85 hanggang 88 third owner ka pag wala kang line of 7. Ganun 'yon. Hoy, hoy, nakasagit mo. Tingnan mo may nag-message. I-message ko siya mamaya si Sir. Thank you sa pag-send ng stars Brian De Los Reyes. Kasi si Dodgy, si Sir Dodgy Amante, i-message mo ko later kasi kanina may sinendan ako, naka-diapers na siya. Mm. Tapos may sakit siya, Mia, tulungan mo naman ako, sabi niya. Kakasend ko lang sa kanya ng GCash. Mm. Ayan, meron na. May magsasend sa atin ng ano, manang balik. Ang pera, oo. Mm-hmm. Ako wala pa mamabalik. Padala ako ng 2,000 kanina. Nabigay ako ng 2,000 kanina pa sa tito ko. Tapos yung lola, kapatid ni Lola Consing kumatos na po. Pero hindi ko alam saan na didirect sa yan. Huh? They're asking for a financial... Files. Wait lang po. Tawag dito. Third year. Nag-ano ka ba? Nag-C80 ka? Naabutan yung C80? Alam ko hindi, kasi after ng batch namin... Nag-C80 ako. Nag-C80 ako, tapos, nung third year ako, meron doon isang beses hindi ako na-honor kasi binigyan ako ng 78. Mm. Kasi akala niya ako yung pasaway na estudyante na hindi nag-ano. Eh, grabing effort ko noon. Ayun, binawi naman niya pagdating sa third, fourth grading natin. Actually, yan yung, ano... Yung teacher ko, si Ma'am Tan sa math. Mm. Gumraduate ako ng fourth year. Hindi ka pag-iabang, ma-share lang. Mm. Section 1 ako. Mm. Siya lang ang nagbigay ng 79. Alam mo, iniyak ako talaga. Yung sabi ko, Ma'am, kahit 80 na lang. Mm. Kasi mag-apply po ako for scholarship. Mm. Sabi ko, wala talaga. Gumraduate ako, yun lang yung 7. Mm. 79. Kaya hindi ako nakapasa. At the fourth year? Ng college for scholarship. Uh-huh. Dahil sa 79 na yun. Sabi ko talaga, Ma'am, ma, sige. Ako nga eh, ano, 75. Hindi ko baga, syempre ang hinahabol ko kasi noong scholarship para makapag-aral ako ng college ng full. Doon sa school na gusto ko. Ay wala. That's what I call it. People change your lives for the better or for the better. Ano, may gano'n ka rin? Ako na. Ikaw ba yun? Ay, sigwan niya tayo. Ako naman, grade 1 ako. Ang grado ko, 63. Hmm? Tapos ginawa ang 75 kasi binigyan ni Papa ng lamesa yung teacher ko. Uy! Ako ay ginawa ko. Grade 1? Kasi grade 1 ako, hanggang grade 2, di talaga ako pumapasok. Dodgy Alex Amante. Gusto maglaro, maglaro. Meron kami dun sa ilalim ng lamesa. Ilalim ng school namin, meron yung mga clay. Ginagawa ng baril-baril ng mga bata-bata. Sir Dodgy, parang at least 150 ang isang lechon, ganun. Second ni Ambien. Thank you grade po. Grade 6 ako, pag-graduate ko, ang average ko ay 79 at 82. Tapos lahat ng science to English, math, 75 lahat. Ginawa lang pasang awa. 60 dapat yun, ginawa lang 75 para makagraduate ako. Ano mo, pinag mas matas yung standard talaga nila dito compare sa Manila. Whole day kasi kami. Ako ano, para ma-maintain ko yung ano, number one ako sa science, sa biology. So kailangan yun. Pero pagdating sa math na nga. Biology? Science. Ano yun na? Second year bio, third year chem, fourth year physics, di ba? Okay, first year general science. Matataas lagi yung ano ko, grades. Yung third year ako, di ba, may specialization. Nang? Yung anong course gusto mong ganyan, mga culinary, ganyan, computer. Eh, wala talaga akong, bumo talaga ako, wala kami pera pang computer. Alam mo, doon ako napunta sa agriculture kasi bolo lang yung dadalhin para magpasa. Magtanim ka lang ng munggo, pag tumubo, mag-graduate ka. Pero tignan mo naman ngayon.
Yung mga tanim mo. And then grade 6. Yung gamit mo. Mm-hmm. That's great. Gabi ako ka-agricultural lover. Hawa? Yung mga halaman. Mm-hmm. That's grade 6 ako. Gumadit ako sa 82. Halos lahat ng grado ko, 75, ganun-ganun. So first year, pag first year ko, ilang beses akong pinaakit ni Sir Tagarda sa, ay si Sir Sabunod sa, ano, pinatayo ako sa upuan kasi wala akong assignment naman ko niya ako. Kasi ganunin yung tinga ko, magbilang classmate namin, 1, 2, tinanggang 20. Ang init ang tinga ko. Ngayon gawin mo yun? Ha? Ngayon gawin mo yung ganun? May kaso ka na ngayon. Ganun. Pero aminin mo, iba talaga discipline. Oo, tapos first year ako, sobrang talkative ko kasi as in super talkative. Habang nag-ipag-usap ako, ano dyan, na-teacher ko sa likod, kumuha siya ng payong, ginanun sa liig ko. Hinila ko. Hinila. Yun pala, nalaman-laman ko yung papa ko hanggang grade 6 lang, binaturin siya ng eraser. So, the feeling is na. The history repeat itself. Grabe talaga ang ano dati. Tapos... Well, ako gusto ko talaga yung dati. Na, I mean... As galit na galit ako kasi mga kaibigan ko lahat halos napunta sa first section ng fourth year kami. Kasi ng third year kami, halo-halo. Yeah, nung fourth year kami, kumuha lang sila ng top 85 para ipasok sa first section. Eh ako, number 86 ako. So pag bagay ng 86 ka padulo, mga inano na shuffle na kami, napunta ako sa pinaka least na section na doon kami sa may isang palok na ang tsaka talaga ng room namin. So pero ako lang yung ano sa lahat ng close friend ko na napunta sa section A, never silang na honor kasi ang higpit ng ano nila labanan nila. Kami mga putyo-putyo lang na second honor pa ako. You see, that's what they call it, face the tapos challenge. Meron akong teacher si Sir Cruz, shout out kay Sir Cruz, makwento ko lang. Consistent yata ako second honor noon kasi umabot ako ng 89 yung grades ko. Tapos hindi ako umabot ng 85 ano pababa. Ano subject? Sa lahat? Math. Hindi, pag average mo is 89 hanggang 92 tapos wala kang 85 lower na grades. Second honor ka. So wala akong 85. Pagdating sa second grading yata or third grading, ginawa ng 83 yung math ko. Kasi hindi ako hindi daw ako ulit. Napaka ano ko daw, tokatid, ganyan. Binigay niya akong 83. Hindi ako magiging second pag hindi ako nag-85. Talagang iniyakan ko talaga. Sir, kasi meron akong kilala na talagang pinapakopya ko lang sa kabublok talaga. Siya 85, ako 83. Hoy, bublok pala siya. Ganun. Ha, hindi talaga kasi napakaano mo. Tapos, ano yun? Parang kinakalaban ko siya sa dama yata or chess yun sa school. Ganun. Tapos pumupunta kami sa ano namin, sa computer school kasi ano siya. Tapos nandun yung ano niya. Ganun. Alam, galit na galit ako sa katal, sinumpa. Tapos ang gwapo talaga ni Sir Cruz noon. Shout out Sir Cruz, ang gwapo talaga niya. Pero nung magja-Japan na ako, siya ang nagbigay sa akin ng ano, ng tumulong para magbigayin ako ng diploma yata or moral, parang ganun-ganun. Form 137. Ganun-ganun, kasi kailangan sa passport. Thank you Sir Cruz. Ayan, maraming salamat kasi 'di ba, iba may bayad pa, mga ganun-ganun. Thank you Sir Cruz at yung namatay na si Sir Mercado. Ayun. Tinulungan niya ako. Pag nagkikita kami, ang gwapo talaga niya. Ako namatay na yata yung mga teacher ko, like yung nagtuturo talaga sa akin dati. Ang importante. Na science teacher ko. Ang importante sa batch nyo. History teacher. Buhay ka pa. Hoy! So, lagi ko sinasabi to, nag-speech pa ako nun, di ba? Ano ka nun dito? Hindi ako nakasama. Nag-speech ako sa school namin ng fourth year. Inuinto ko talaga na lahat ng mga pinangarap ko sa high school na hindi talaga natupad yung gusto kong maging part ng cotillion dancer, gusto ko sumari sa... Ang dami kong gustong salihan, hindi ako makasali kasi walang itsura, bakla pa. At kinukuha niya lalagi yung mga... Guwapo. Ang mga guwapo, may mga itsura, ganun-ganun, diba? Ganun niya. Hanggang dun lang ako sa mga easy writing contest, mga ganun-ganun. Isang beses lang ako sumali nang napasali sa dance contest, sa dance sport, talo pa, ganun-ganun. Tapos yung partner ko pa, hindi ko kasama sa classroom. Kalaban namin o sa insensya. Binlagan pa ako ng partner nun. Gusto ko talaga kasi feeling sikat. I mean, gusto ko talaga yung mag-excel, ganun-ganun ba? Wala talaga, hindi ako nabigyan ng chance talaga. Tapos, ganito ko to nung pagbalik ko ng homecoming, pumunta sa school. Tapos, ganito, ito talaga, sabi ko, ang pinakasinabi ko dun is, I just realized na yung pangarap ko talaga na gustong-gusto ko talaga dati, hindi lang pala siya pang school, o hindi lang pala pang hanggang dito lang yung talent ko, yung gusto kong sumikat, gusto kong magpatawa, gusto kong mag-entertain, hindi lang pala dito pang school, kundi para pala sa pang, ano, pang kalawakan. Oo, kasi, ang sabi ko, kung siguro nakuha ko yung pangarap ko na mag-perform sa school, baka naputol yung pangarap ko kasi kontento na ako na okay na ako, na-satisfied na ako. Pero dahil hindi ko natupad sa high school, pinurso ko siya ng pinurso na yun na naging bubog ko na one day, mapatunayan ko talaga na ay naku, yung school na yan, yung mga ganyan-ganyan. Na ginadown ako, na dinadown.
parang hindi ko nakuha, ganun-ganun. Mga classmate ko, mga ganito, hindi ko nakuha. Kailangan one day may proof ako na. Huh? Ito yung ginanon nyo dati. So, talaga nagpursige ako. So, nakuha ko na siya. Pagbalik ko sa school, oh, diba? Ganun taga. Sabi niya, oh, diba? Sabi ko sa'yo, ganun-ganun. Tapos, nagbigay ako ng 30,000. Ang tuwag ko, tala siya. Thank you. Ginanon lang ako sa Tagaraw. Ginanon-ganun natin dati. May ko, wala po akong sama ng loob sa inyo. Siguro nga, kasi nga, personal ano ko yun. At saka tadhana yun, na maranasan mo yung ganung bagay para mas lalo kang ano. Oo. Doc Dodgy Alex Amante. Love you. Mas masarap talagang balikan ang mga ano. Mm-mm. Ang buhay, ang sarap maging bata. Alam mo yun, yung wala kang problema, wala kang responsibilidad. All you have to do is pumunta sa school. Matuto ka, diba? Kung dapat mong matutunan. Tsaka pag failed ka sa isang bagay, pag failed ka sa mga bagay-bagay na gusto mo, huwag kang mag-alala kasi maybe hindi yan para sa'yo, hindi ka dyan lang. Meron pa siguro mas iba. Ganon. Kasi pag nakuha mo, pag nakuha mo na to, hindi ka na magpuporsige, hindi ka na magkakaroon ng eagerness to get that thing na gusto mo talaga kasi nakontento ka na eh. Hindi naman sinasabing bawal makontento, pero pag meron ka talagang gusto, alam mo naman talaga na kaya mo. Why not push, diba? Push yourself to your limits, diba? Mm-hmm. Like a couple of years back, like 5 years ago. Oo, kasi kung nakapag-perform, kung nakapag-perform ako sa high school ako, kung nakakanta ako, kung nakapagsayaw ako. Baka hindi ka na nagplano na mag-Maynila. Oo, ganun. Okay na ako kasi kilala na ako dito sa Solana, kilala na ako dito sa saan, dito na lang ako. Ganito yun, kung hindi mo nakuha dito sa kanan, try mo sa kaliwa, balay mo andun. Thank you so much for sending stars, Ma'am Shimikazuki. Tsaka yung patuloy na ano. Patuloy na mga challenge, frustrations. These are actually, you know, these are negative in real life. But then they push you into positive. They try to push you to push yourself harder, or push yourself forward. Kasi kung hindi ko na experience yung mga bagoong nasalampal ako nung classmate ko, kung hindi ko na experience yung nag-graduate ako, pagkain ko lagi is puro pepperoni, puro safari, puro mga cornix. Kung hindi ko na-experience yung contento ako kasi meron akong siguro kung nag-uulam ako lagi ng masarap dati, hindi ako mag-ano. Kasi lagi ko sinasabi, tangina, hindi ako pwedeng ganito lang kami lagi. Hindi pwedeng na-experience na how about yung nabubuli ka or something like that? Oo, yung mga bully. Hindi porket ganito itsura ko, ilagi nila akong bubulihin. Kailangan one day ako naman mambuli. O see, nambubuli na rin ako ngayon. Huwag! Nakasagit ako! Yaya! Come here and bully siya. And come here and be bullied. Ayun, so... Ganun lang. Nakaramdam ko naman ng mga ganung bagay. Mm. Yung gusto mo maging result kasi is positive naman. Kaya di ba nakikita mo? At saka naging positive yung effect. Hindi ko sinasabi sa iba, hindi ko nang-insulto sa ibang mga successful. Pero more sa mga successful talaga. Mostly sa mga successful talaga na tao nang galing sa mga hirap. Kasi sila kasi nagkukwento sila na hindi naman talaga sila magiging mayaman or hindi sila magiging successful. Kung wala yung bubog sa kanila, ay kailangan ko mag-pursue. Kasi minsan lang talaga yung... pagising, pagdilat ng mga, pag nabuhay sila sa mundong ito, may wealth na talaga sila. Minsan lang yung may ganun, yung napasa-pasa na lang. Nag-a-apply ako dati ng work, nag-a-apply ako, tapos yung parang frustration ko is ano, gusto ko talaga dun sa work na yon kasi okay daw sila magbigay dun. Tapos alam mo yung siya pa yung HR, biglang sabi niya sa akin, ay, pa-perky-perky ka pa, ha? You know, sabi ko, well, my name is Mia. Ano perky-perky? Baboy-baboy? Parang bubbly daw yung personality ko. Tapos after that, we're just gonna call you. So just keep your lines open. But they never called me. And then, I realized na hindi rin pala dapat ako naging bubbly or parang ayaw niya lang talaga sa akin. So mayroon HR na ayaw talaga sa'yo. And then you move on. Hindi para sa'yo yung job na yun. Mm-hmm. Ganun yan. Ayan lang ang kwento ng aming... Especially sa dreams, sa mga pangarap. Mm-hmm. Ngayon, kunyari sa ngayon, nakapag-artista ka na, nakapag-perform ka na abroad, nakilala ka na sa TV, nakapag-act ka na rin, and now you are doing your vlogging. Parang andito yung vlogging, stopover, artista, vlogging, okay, commercial, vlogging, movie, vlogging. Alam mo yun? Thank you, Doc Dodgy. Pero ang ganda lang sa akin kasi lahat message ng pangarap ko, naging source of income ko, yung passion ko, yung craft ko. Ang hirap kayo ng ganun, di ba? Kasi minsan magaling, minsan alam mo, gusto mo mag-teacher pero dalawa lang ang pera, napunta ka sa ganito. Kasi nakikita ko yun sa'yo, nung sisimula ka pa, para na-intriga ako. Alam mo si Brenda, nung wala namang pera, pero mabalitaan lang niya merong audition sa Channel 5, pupunta ka. Eh, wala naman siyang damit. Oh. Punta siya sa bahay ko. Ngayon, pahiram ako ng damit malang. Ano, dali, ano, meron akong alis, mga 10 a.m. yon. Tapos alis ka doon ng 1 p.m., di ba? May ano ko, 1 p.m. audition, ganun na. Tara na ba?
O, kumuha rin ng damit mo doon, yung hikaw-hikaw, yung mga ganun. Naalala ko yun. Nakikita ko rin si Brenda noon, yung sa kutay tayo. Magigising na lang ako, lola mo, nagbibihis na. Minsan hindi pa nakaligo. Parang ano pa yun, parang nakaset na yung buhok niya, parang nakatali na ganyan, para ilulugay na lang niya. Yung pala, may ano siya, meron daw taping, or meron bracket. Yeah, eagerness niya sa ganun. Audition, sabi ko, parang tribak na. Ang hilig kong pumunta sa mga audition, tapos hindi ako nakukuha. Totoo. Siya talaga yung masasabi mong typical probinsyana na talaga may pakakas. Ang dami kong gusto talaga marating. Yung eager, na hindi niya eagerness pa, niya. Na hindi mo pa alam kung ano talaga yung takbo ng laro ng chororot. Hindi, tsaka ano, para akong jack of all trades, master of none. Para ang dami kong kayang gawin, pero wala akong master na ano, tsaka... Ako, wala din direction sa akin eh. Kumbaga kung ano lang yung pwede, go. Ganun nga, ganun din ako. Pinagsabi na ako ng mama ko, lahat na lang parang gusto mo maging magaling ka sa computer, sa ano, ganyan. Ano, jack of all trades ka, and then ano, magano naman talaga. Pero minsan kasi, dumadaan ganun, may iba kasi greedy yung datingan nga. Parang meron ka na ganito, gusto mo pa na ganito, ganito, ganyan. Sa akin kasi wala talaga, kaya ang dami kong gustong suungin. Ambisyosa kasi ako. Pero ngayon, di ba sabi nga nila, you reap what you sow. Di ba? You reap what you sow. Nagtanim, kumbaga nung mga panahon nagtatanim pa lang tayo. Ngayon, inaani ko. So sa 10 years ko nang tinanim to, kaya ang dami yung sabi na, bakit rin na ganyan-ganyan? Hoy, 10 years akong naghirap ng ganito. No? Kung ano meron ako ngayon. It wasn't instant. At saka ano ha, FYI, kung ano po si Brad na ngayon, wala pa sa connection yan. Yung muna nag-start. Yeah. Si ganito ha. It was all hard work. Hard work. Kanya talaga. Puro audition niya noon. Kaya ang swerte ng mga nasa paligid ko kasi ang bilis sa kanila ng ganun. Oh my God! Sobrang bilis, mabilis din mawala pag ganun lang. Itag na ba natin? Huwag mo na i-name drop. Ano lang ha? For me, matagal din. Napag-usapan lang. Like parang, kasi kayo, especially yung mga kabataan ngayon, napakadali para sa kanila sabihin na, pagod na ako, ayoko na, stop na lang ako. Yeah. Oh, okay, namin sabi na. Sana marinig niyo to. Oh, tsaka 10 years. Ang latwara si Dominic. Hoy, Dominic, saka napagod. Tsaka yung iba naman, gusto lang dumikit, tapos ano na agad, gusto lang sumikat ka agad, tapos pang hindi nakuha, pang hindi sa Doc Dodgy, yes, soon. Naku, my God, 10 years po ako naghirap ng ganito. Kung ano meron ako ngayon, 10 years ko pong pinaghirapan to. Pinagtibay na ng ano, pinagtibay na ng panahon yung itsura ko. Yeah. Mga experience, alam mo yun? Parang halos yung lahat ng corner. And there were hardships, there were frustrations, there were heartbreaks. Hard face. And hard face. At yung faith. Yes, pinagtibay din yung faith mo. Kasi hindi naman pala simbayan eh, pero... From the challenges. Grabe. Yan. Hi everybody! Hello! I am sorry, hindi ko mabasa lahat. Pero maraming salamat po sa mga nagbigay ng stars at maraming salamat sa mga tumututok araw-araw sa The Social Climber Squad and of course sa panonood ng aming mga vlogs at mga live. Maraming salamat din po sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan, kung nasaan man kayo sa buong mundo, shout out po sa inyong lahat. Cheers! Uy, may nagsend ng stars sa akin. Wow, Senorita Etanal! At dahil din maraming salamat sa lahat naman nakinig sa aming kwento. Yes! Podcast. And next time, pag nagpagkwentuhan tayo, pwede kayo magbigay ng topic. Comment down your topic na gusto ninyong ipagkwentuhan at para mabanggitin natin or mapagkwentuhan natin kung mga bagay, kung mga relate. True! Like, ayun, pinag-usapan natin is about school life. Maybe next time about sa love life naman or sa mga... Hoy! Nakatagat love life talaga. So ano yung mga pangarap natin, mga ganun. So, Mary Grace Abia, hello po. Thank you so much for watching, guys. I think sama sa ating star senders. Maraming salamat for watching. Please subscribe to the channel of my friends, social climbers. Ingat po kayo palagi. And God bless you. Bye. Yes, bye. At maraming salamat din po sa inyong lahat sa pagtutok sa Mia Kaloka. Okay, mapunong. Ang hindi na kaisahan.